bola na pero binobola pa. Yan ang tingin ng netizens nang biglang magkaaberya sa isang lotto draw. Duda nila, baka umi-style lang daw ang PCSO para mamanipula ang resulta. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Lotto players, yung three numbers nyo maaring manalo ng 4,500 pesos kapag... Pinag-guestahan online ang live lotto telecast ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong February 27. Nagduda ang netizens sa bulahan para sa swertes o 3D lotto. At makikitang meron namang napiling numero ang unang machine. Pero bumaba rin ito di gaya ng ikalawa at ikatlong machine na natrap ang bola sa itaas. Nagkaroon pa yung technical difficulties. So yung hindi nakapiling machine, ay papalitan po natin ng another machines. Nag-commercial muna at pagbalik ay ipinakitang chinek ang naglokong makina. Pinalitan din ito ng bago saka itinuloy ang bola. Kinakabahan tuloy ang mga tumataya dahil baka minamanipula na raw ang resulta ng loto. Kamakailan, matatanda ang pinunari ng netizens ang madalas na solo winner sa loto kahit na sabi ng mga eksperto. Mas mataas pa ang tsansang tamaan ng kidlat kesa makajackpot sa loto. Maging si Senator Amy Marcos, kinwestiyon ng loto draw noong February 27. Kung ganyan, itigil na raw muna ang loto. Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start ano, at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Depensa naman ng PCSO, walang daya ang nangyari sa naturang 3D lotto draw. Nag-malfunction lang daw talaga ang makina. Yung ball supposedly na... na-select during yung selection, hindi na-trap nung ating trap select gate. This is a mechanical problem. And with that, we have to perform alternate draw procedure. Yung procedure namin ay ISO certified. And well, we cannot avoid things like this because this is beyond our control, no? Kasi this is purely a mechanical problem. Pagtitiyak pa ng PCSO, mahigpit ang seguridad at transparency ng kanilang ahensya sa mga lotto draw. Dumadaan daw sa pre-draw procedure ang lahat ng mga machine at bola bago gamitin sa actual lotto draw. Sinusuri rin ng PCSO ang mga bola bago ilagay sa loob ng draw machine. Halimbawa, ang mga bola na ito, isa-isa yan nilang tinitimbang para matiyak na pantay ang sukat nito at walang ibang nakakabit. Kaya imposible raw na mamanipula ang mapipiling bola. Bukod dyan, meron pang mga inimbitahang tumestigo sa bolahan para masigurong walang dayaan. Kabilang dyan ang ilang kinatawan ng Internal Audit Service ng PCSO at Commission on Audit. Meron ding mga CCTV sa studio at naka-live ang lotto draw. Sa ngayon, ibinalik muna sa system provider ang nasirang draw machine para masuri kung may kailangan palitang bahagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.